Nakakapangakit, mayaman, payapa, mula sa himpapawid, lunti ang paraiso ang bibighani sa iyong mga mata. Ito ang malalawak na sakahan ng Pilipinas. Ngunit, sa sandaling tumapak sa lupa ang ating mga paa, ilalantad sa atin ang nakatagong mukha sa likod ng paraisong ating inakala mula sa malayo. Isa ang lalawigan ng Capiz sa Western Visayas sa may pinakamasaganang lupain. Isa na dito ang mahigit kumulang sa 200 hektaryang lupa na dating pagmamayari ni Nemesio Tan sa mga kabayanan ng Pilar at President Rojas na sinakop ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ngunit kung anong lawak ng lupain at sagana ng ani, ay siya rin ang lalim ng mga sugat, hirap at bigati na dinanas ng mga magsasaka, lalong-lalo na ng mga agrarian reform beneficiaries. Antin! Patya niyo, patya! Ako gidang unang naging haras nila. Nang nagarado kami sa kwan, ginpalibutan niya kami sa mga tao nga hindi namong kilala. Ang ginhire ang mga tao, puro mga armado. Ang obra namon, mantig galalagan mo kami sa uli. Naghinarasay, nagibiyag, ginapilit siya kami nga pa rin nun. Isang saluyag namon hindi magaling, ginakantuan kami huwag tayahan sa armad. Saan tayo? Agin sunog da ang amon nga gin kindugan sa amon nga ken sunog kami palibot mo upod man ina ang kwan ang administrator gina mismo among galiter gid sa pag kwan agin ginhaboy kami sang kalayo sa sunog sina sa amon nga ten dira hasta nga kun mga pagsunog sa amon kung mga nagwa kami diri sa likod siguro patay man kami siguro tanan ni tungod kay ginabantayan kami dito sa puro mga armado nalupok na sila gina pinangtiro hasta nga permiro nga ako ang naigo diri sa piya ko nga tiilo Manila po sini. Dason sang ikaduwa na nga gintiro amo na ni sapo no nga utod na ginya amo tong natumba nako. Na ko na no bala nga ano dugin kumba na gid ko lang eh tigba si kumapatay na kumbala sini nga plan niya kwan niya natabo sa akon. Ang pinakamadala ay umabot pa ito sa pagbuwis ng buhay ng isang magsasaka, si Orlando Islana. At unti-unting pagkadurog ng mga pangarap nila Nanay Ana Bukala, Nanay Nida Amo, Tatay Adel Vergara at Nanay Melinda Islana Arroyo, ang kapatid ng pinaslang na si Tatay Orlando. Ilan sa kanila ngayon ay literal na daladala ang bakas ng kahapon. Dalawa sa kanila ay may mga nakabaon pang mga bala sa kanilang mga paa at ulo. Pagbalo kumpado kung
ma-overcome. Kaya siyempre, paano na lang ko kay wala na sa... Galing kay din mas nagpangisog pagin ko nga magpadayon man sa ano nga ipadayon ang iyang agin umpisahan. Kaya siyempre balaan ko para gito sa akon. Kaya gusto niya malang mapaiskwilay ako nga tani makaahon man kami sa kapiga doon. Kaya siyempre wala-wala man kapag gaubra man lang sa kami ko. Ginatingwa niya malang makaiskwila ko nga manatani. Ako gatingwa man ko nga miskan mabudlay. Yung tinguhaan ko man nga makaiskwila. Tapos mo ito pa matawag sa iya nga duwa lang sa do sapat lang yung lagi nga mutuhimuon. Nagpangisog pagid ko nga magpadayo na nga ikibato. Kaya siyempre ginduwisa na sang kabuhi sang amay ko tapos do sa wala lang sa ako na ang pabayaan ko. Dahil sa katagalan ng pagproseso ng lupa, dala ng kaliwatkan ng pagprotesta ng administrador at bulong ng desperadong sikmura para mamaisupo, ay sapilitang pinasok at inukupa ng mga magsasaka ang nasabing lupain. Sa February 11, nagkakapit-busy kami kay kinabungguan kami sa traktura nila. 1996 siya. Wala na si Daya. Wala na Daya si ang administrator ngayon. Oh. Nagtuhaw na isa sa 2010. Amo na pagkuha sa amon sa lugar kay gaobra kami sa kapo. Batay sa datos ng Department of Agrarian Reform, taong 1996 ay sinakop ang lupain sa pamamagitan ng Compulsory Acquisition Scheme sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, kung saan noong 1997 ay may inilabas na Certificates of Land Ownership Awards, ngunit naantala ang pagbigay nito sa mga benepisyaryo dahil nga sa pagmamatigas at protesta ng administrador. Ika-18 ng Hunyo ng nakarang taon o halos makalipas ang mahigit 2 dekada ay nagpalabas ng desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na binabasura ang apila ng may-ari ng lupa sa pamamagitan ng kanyang administrador na kansilahin at baliwalain ang mga titulo at tuluyan ng itigil ang pag-cover ng lupain. Tanong ko ay pakinggan. Hiyaw at hindi maipaliwanag na sigla ang naramdaman ng mga magsasaka matapos matanggap ang magandang balita. Ito ay signos na ng tagumpay. Wow, thank you very much, Gidya, Ma'am Sandaria. Nagsakay Pangulong Duterte, sakay Secretary Jan Castrisiones. Thank you, Gidya, sila. Kung paano? Nadayakan mo na hindi malo, Ma'am. Nga pasalamat man kami nga nakakuha man sila sa amon nga berbano ginbuligam lang wala nila kami pagpabayi. Matapos matanggap ang nasabing desisyon ay agad sinimulan na ng DAR Regional Office 6 sa pamumuno ni Regional Director Sheila Enciso ang pagtukoy ng mga iilang hakbangin upang tuluyan ng maibigay ang lupa sa mga magsasaka. Bumuo ito ng Task Force ni Nemesio Tan sa pangunguna ni Assistant Regional Director Lucrecia Taberna para sa Regional Task Force at OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Anthony Arostique para sa Provincial Task Force upang maipatupad na ang desisyon ni Pangulong Duterte. Ang inakalang maging madaling proseso ay sumubok sa tatag ng tanggapan at sa kanilang political will, dulot ng patuloy na pagmamatigas ng administrador ng lupa. Simula ng pagpapatupad ng writ of execution, may court order na ni Ma'am, kanya sa national. Sa court order ka, Ma'am, may search ka? Ma'am, dapat may firma na sa national. Trespassing na yung ugra. Trespassing na yung ugra niya? ARP type order. Sa Republic of Lagunan. Wala sa amin pinapakita. Wala order.
lang po, kung isunay niya, hindi kami pagtugtan nga magsulod. Makuha na kami yung lima, mapasaka na kami yung kaso sa iya. Hanggang sa pagpapatupad ng stop cultivation order, sa paglalagay ng mga karatula at billboards, hanggang sa sinagawa ang survey. Na mag-secure sa kanila. Kasi sila, nagtatrabaho din gaya natin, gaya mo, gaya ko. Nagtatrabaho din sila sa tar. I-record kung gusto mo, sir, para to be fair sa inyo, i-record mo yan. Sino amon sa si Kapitan po ng Presidente. Presidente. Ngunit sabi nga nila, sa haba-haba ng posisyon, simbahan din ang tuloy. Sa kwentong ito, sa kabila ng haba-haba ng tinakbong taon, pusong dinurog, pangarap na pinilit na winasak, kapalarang binago, ay nananatili pa rin buo ang paniniwala na balang araw ay makakamit na rin ang minimiting tagumpay. At ang petsang ito ay ang 23 ng Marso taong 2021. Para kay Papa, ano na pa ang gin bakasan mo gid nga makuha. Tani, sadya ka na da. Naku gid ang amon pagpasalamat nga wala na kami binapabayi. Ang amon ko sa ilagi na panan minabuligan. Kahit kumuman ang Presidente, ang mga pansandar, pinapasalamat ang ilang masan ako. Ang tagumpay na ito ay hindi patiyak dahil isa pa ang nakabinbin upang mapasakamay na ang lubusang kaligayahan. Ang installation o ang permanenteng paglagay sa mga magsasaka sa kani-kanilang mga lupain. Ngunit sa pagkakaisa ng DAR, Philippine National Police, Philippine Army, Capiz Provincial Government at pagkakabuklod ng mga ARBs na sinubok at pinagtibay na ng panahon, ang lahat ay posible. Darating din ang araw na ang hikbi ng kahapon ay mapapalitan na rin ng ngiti ng bagong umaga sa yakap ng sariling lupa. Ako po si Secretary Casmisiones ng Department of Agrarian Reform. Ang pamahalaan na mismo ang lumalapit sa mga magsasaka. Hindi na po kayo ang parang nanimik buhod na talagang nagmamakaawa para ibigay yung titulo. Ito na po yung titulo ninyo. Ako ang administrador sa ating bayan. Sabi ko kay Secretary Casmisiones, ibigay mo lahat yung na-award na sa beneficiaries tapos nagre-resist yung pilitin mo, sabihin mo, bulungan mo, putang ina ka, sabi ni Duterte, pag hindi mo umalis dyan, hindi mo ibigay, siya mismo ang pupunta dito. Alam ko that this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa pinagal-tagal ng panahon na pinag-iintay ng ating mga magsasaka, ngayon ay nagkaroon na ng kaganapan ang kanilang pagiging pag-ani ng lupa. Hindi na lang kayo ordinary ang mga magsasaka, mamumuma. Kung hindi, kayo na ay mga landowners at may-ari ng inyong sariling lupa. Ganyan po ay papamahagi ni Secretary Jack Castriciones ang mahigit 300 hectares po na may kabuuan kong 299 ARBs
at may 215 CLOAs ibibigay po ngayon ni Secretary upang sila po ay mapatunayan kaganap na silang may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Kapag kayo ay binigyan ng lupa, pagyawanin niyo po ito dahil kayo po ay mapalad. Ngayong adlaw na ito na kayo na ay binigyan ng lupa at kayo na ay ang mamayari ng lupa, mahalin ninyo ang mga lupa na ibinigay sa inyo sapagkat kayo ay mapalad at nagpalad ng Diyos dahil meron kayong sariling lupa. Our help and assistance to our farmers does not end in just giving you a piece of this title. Hindi ka tumitigil ang aming programa. We have a lot of programs in order to show to you, our dearest farmers, that you are very important to us. We will talk about justice. Kung ano ang sinasaad ng batas, yan ang aming isasakatuparan. At hindi kami itigil hanggang pakanta natin ng katarungan. And finally, this day, after the lapse of 23 years of waiting, ngayon po ay nagkaroon na ng katotohanan na ang ating mga mukuma magsasaka ay meron na silang mga sariling lupa. But the truth is, I am really overjoyed and I'm so happy. And I thank God that finally, this problem or this problem about lands have been finally resolved. I believe that indeed the farmers are really the hope of our nation. Ating mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Mabuhay ang mga lumuma! Kung ang naging pag-ibig